Grabe naman ang mga palo ni Maring Gemma Galanza. Sobrang lakas. Ang lakas din ang depensa ng PLDT High Speed Hitters. Eto pa mga kaibigan, nakita nyo kung paano umandar din dito ang magandang chemistry at momentum nitong si Aliza Valdez. Nakikita nyo mga palo niya na talagang may gigil at hindi na mapantay at masalo nitong PLDT. Bea De Leon, eto mga kaibigan, sobrang lakas din ang kanyang ibinigay na palo dito sa set 1, which is talagang kinakailangan siya ng Creamline Cool Smashers. Mga idol, finally game day na nga po ng Creamline Cool Smashers at ng BLDT High Speed Hitters. First 6 lineup ng CCS, nakita naman natin pang malakasan nila ito mga kaibigan, pero wala si Tots Carlos. Pasok sa first 6 si Aliza Valdez, Kyle Negrito, Pangs Panaga, Gumabaw, Bea De Leon at Gemma Galanza. Nung first set mga kaibigan, nakita naman natin dito dikita yung score at nakita naman natin yung defense at offense nitong Creamline ay hindi nagbago, no? Medyo malakas din talaga etong PLDT. So nagtapos yung first set 25-22 yung naging score, 3 points lamang, no, ang kalamangan dito ng Creamline Cool Smashers. And well mga idol, pagdating naman ng set 2 dito naging very intense at crucial yung laban. Pinalakas kasi ng PLDT ang kanilang offense at defense, which is nahirapan dito ang Creamline. Ang laki ng tambak po mga kaibigan, almost 9 points ang tambak nito ng Creamline, no, sa score na 14-25 points naman. Pagdating ng set 3, akala natin another panalo na naman sana ito sa Creamline Cool Smashers, pero mainit yung chemistry at momentum ng PLDT, kaya nagtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo dito sa set 3 sa score na 22 ang CCS, 25 naman itong PLDT High Speed Hitters. Pagdating ng set 4 mga kaibigan, no chance na talaga, hindi na pinagbigyan yan ng PLDT ang Creamline at tila tinapos na nila ang laban. But so far so good, napakaganda na pinakita dito ng Creamline Cool Smashers, no, no matter what happen, manalo or matalo man dito ang Creamline, ay pasok pa rin naman sila sa semifinals, pero bumaba ang kanilang standing sa PBA. Kaya pa sanang manalo ng Creamline dito sa set 4, pero nakita naman natin nagsunod-sunod yung mga error ng Creamline, which is nag-leads para makahabol nga po itong PLDT High Speed Hitters score. Nakita nyo naman, dikitan nga po, no, patapos na sana yung set 4, pero biglang nakabawi itong PLDT. So magkagay man, okay lamang, pasok pa rin naman sa semifinals ang Creamline kahit natalo sila dito sa PLDT. Maganda naman ang kanilang pinapakita, no, at lumakas din kasi ang defensa at opensa nito itong PLDT High Speed Hitters. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and subscribe para update kayo sa mga Creamline and FIBL updates. Maraming salamat po.